Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video, ay susubukan natin ang bagong produkto ng Jollibee, which is ang iced milk coffee at ang kanilang brown sugar milk tea. Milk tea. Sa mga mahilig sa milk tea, meron na sa Jollibee. So, punta na, ha? Char! And then, meron din tayo ditong mango graham ice cream na pinalit nila sa kanilang mango float. Itong mango ice cream or mango graham ice cream is composed, syempre, ng crushed graham at ang kanilang sweet mango. And of course, sinamahan na natin siya ng regular fries at itong aloha. Hindi ko maalala kung nakatikim na ako ng aloha, but then, ngayon susubukan ulit natin siya. Kung hindi pa natin siya natitikman, titikman din natin siya ngayon. So, start na tayo sa aloha. Let's go guys, let's eat! Kung hindi pa kayo nagla-lunch, sabayan nyo ako. Kung hindi pa kayo nag-dinner, sabayan nyo ako. Kung hindi pa kayo nag-breakfast, sabayan nyo na ako guys. So, let's go guys, let's eat! For the aloha. Okay, of course, ang aloha may laman na bacon, merong lettuce, merong pineapple, merong cheese, and merong patty burger ng kanilang ng Jollibee, syempre. Sarap! Sarap. Fairness, ang sarap niya. Yung lasa ng pineapple, hindi maasim. Saktong-sakto siya. Sakto yung tamis niya. Nagbe-blend yung lasa ng pineapple dun sa patty kasama yung sauce or yung dressing niya. Tapos meron pang kasamang gulay sa bacon. Perfect, ang sarap. Sarap talaga ng Jollibee, no? Kahit na anong gawin nila sa burger nila. Favorite ko talaga yung burger ng Jollibee. Tapos minsan pinapadagdagan ko pa siya ng dressing. Kaso ngayon kasi may bayad na kaya hindi na ako nagre-request. Pero okay lang sa akin kasi masarap pa rin siya. Malasa siya. Ano ko ba? Anong meron sa patty nila? Pero ang sarap-sarap. Tikman na natin itong kanilang brown sugar milk tea. Sarap pa. I love the pearl, malambot, masarap, malasa. I love the milk tea, masarap din siya, parang authentic milk tea. Saktong-sakto lang din yung pinalagay kong ice, kaya masarap siyang inumin. Good for summer. Talagang may enjoy nyo siya guys. Tapos partneran mo itong aloha. Nako, summer na summer yung dating. This is so perfect. Ang sarap talaga. Yun nga na nakakabitin yung pearl niya kasi konti lang. Nagpa-add na ako pero ang konti lang. Try naman natin itong iced milk coffee. So later. Hindi nakakairita yung pineapple kasi hindi siya maasim. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Sarap! Favorite ko talaga yung burger ng Jollibee kahit na anong burger nila. Sarap! Ang sarap ng fries! Ang sarap ng fries laps na. Hindi kasi binyahe ko pa siya eh.
Siguro kung mainit yung aloha, mainit itong fries. Sorry ah. Sarap. Sarap ng fries. Hindi pa ako nagla-lunch actually. Bumili kasi ako ng mga gamit dito sa bahay, kaya ay medyo na busy. Sarap ng fries. So, tikman na natin itong kanilang Mango Graham Ice Cream. Ito siya, guys. Ayan. So, visible naman yung kanilang mango. Pero yung mango, feeling ko parang syrup na binuo lang. Parang ganit tsura niya. Tapos, Graham. Medyo malambot na siya. Oh my God! Heaven! Sarap! May trick! Kasaw-saw ko yun dyan, kakainin ko siya. Sarap! Konti ng toppings na. Hindi ko masyadong na-appreciate yung mangga. Graham lang. Yung mangga kasi nila parang ano, parang syrup na parang magandinurog na ano, ay malaman. Okay rin naman siya, masarap, malasa. Kasi yung vanilla ng Jollibee, masarap din naman kasi yung ice cream nila. Kaya, malamang, sasarap din talaga yung Graham. Mahal lang siya ng kaunti sa regular sundae, chocolate sundae, pero ako chocolate sundae pa rin ako. O kaya yung kanilang caramel sundae. I work before here with Jollibee. Ang trabaho ko doon is soda. Soda means ako yung sa dessert. Lahat ng dessert na nakikita niyo sa likod ng mga counter, ako yung nag-operate lahat doon. Gumagawa ng sundae, gumagawa ng drinks, gumagawa ng mga, ako nagsasali ng mga, magre-refill ng mga soft drinks, gumagawa ng iced tea. Lahat yung ginagawa ko before. Sobrang hirap niya, guys. Sobrang hirap talaga, as in. Lalo na kapag maraming tao, lalo na sa Walter Mart kasi ako eh, sa May Munoz. Ang daming tao doon, grabe. Hindi naubusan ng tao. Ang liit na ng tindahan, pero ang daming tao talaga, promise. Pag nagtawag sila, pag nag-call sila, 1 PJ please, PJ's pineapple juice. 1 PJ please, 1 iced tea please. Wait naman, mag-isa lang po ako, ang dami nyo. Tatlo sa ng counter, mag-isa lang ako tumatakbo, hello. Pero, 2 months lang ako kasi hectic or nagkaroon ng conflict sa schedule ko sa school tsaka schedule ko sa trabaho, kaya hindi rin ako tumagal. Gara na lasa ng mangga. Ha? Kadiri. May something doon sa mangga na ewang. So let's go, tikman na natin tong kanilang ice milk coffee.
Ito yung may ano eh. With coffee jelly. Nakatikim na kayo ng coffee ko brown sugar. Ganun yung lasa niya. Tapos meron lang sa coffee jelly. Ganun na ganun yung lasa niya. Ganun lang. Brown sugar. Oh, ganun yung pagkakalasa ko sa brown sugar. Yung jelly, hindi pa sabas yung jelly. Ganyan talaga. Coffee din talaga. Coffee jelly talaga siya. In fairness ha, masarap din talaga siya. Hindi siya matatapon. Hindi katulad nung isang product, isang brand ng fast food chain na naglabas ng milk tea na hindi mo malaman yung lasa. The best sa Jollibee. Masarap. Pwede yung pantapat sa mga nabibilan natin ng milk tea. Sarap. Yung iced coffee or iced milk coffee. Talagang lasang-lasa mo yung coffee. Yung coffee jelly talagang lasang-lasa mo rin yung kape. Yung pinakatimpla ng kape masarap. Hindi siya matapang. Hindi rin siya konti or hindi rin siya kulang. Saktong-sakto yung lasa ng coffee. Parang saktong luto or saktong halo ng coffee at saka ng milk. Sarap. Perfect. Masarap pa naman ang brew ng ano, Jollibee. Masarap yung brew nila. Inbred coffee. Ano ako? Inbred coffee nila. Minsan natataranta rin ako dyan. Kasi pagka ano, nire-refill yun, pinapalitan yung brewed coffee. Lasalinan mo siya ng isang plastic. Pagkasali mo ng isang pack, mga 3 hanggang 5 serving yung pack na yon, papalitan mo na siya. So, anong nangyayari? Pagka, syempre, nagtitimpla ako sa likod ng soft serve. Soft serve is yung ice cream. Titimpla ako sa likod ng soft serve. Tapos natawagin nila ako, Kim, palitan na naman yung brewed coffee. Oh my God, white lang. Ang hirap pa naman maghalo ng ano ng ice cream. Diyos ko Mario, kabigat-bigat ng isang kaldero. Tapos, ay, naku, halu-haluin mo yun. Tapos mag-iipon ka ng tubig. Tapos may saktong... Ganun siya. Basta, nakakatuwa rin kasi experience. Talagang, kasi after kung manggaling sa Jollibee, nag-transfer naman ako sa McDonald's. Pero, isang taon ata bago ako nakapag-transfer. Pero yung experience ko, sobrang saya kasi hindi lahat ng tao natatanggap sa mga fast food chains, yung mga gusto rin magtrabaho sa fast food chain, pero hindi sila natatanggap. Pero sa akin, experience yun, talagang sobrang laking bahagi nun sa pag-develop ko, sa pakikisama sa trabaho, pagiging efficient sa trabaho, kasi doon sa fast food chain, kasi hindi pwedeng tutulog-tulog ko sa pansitan. Yung tinatawag nilang petix-petix, bawal yun. Usually, yung gumagawa nun, yung mga matatagal na. Yung mga matatagal na yung nagpa-petix-petix, pero yung mga bago, pinupukpok nila. The good thing is that, natututo ka kung paano mag-time management, kung paano mo i-handle yung pressure, kung paano mo i-handle yung mga tao, lalo na yung mga irate clients. So, I really enjoy working with Jollibee and of course, sa McDonald's. Sa McDonald's, tumagal ako 7 months ako dun kasi right after kung January at ako or Feb, nag-resign ako kasi kailangan kong tumigil para sa aking pag-aaral dahil gusto mag-focus sa thesis noon during college days. Sobrang thankful ako sa mga fast food chains na ito dahil kung hindi dahil sa kanila, una, hindi ko mararanasan magtrabaho sa fast food chain. Pangalawa, hindi ko mararanasan or hindi ko madedevelop yung sarili ko as a efficient worker or employee. Doon ko naranasan yung talagang sobrang rush. Yung talagang gumagawa ka na ng isang bagay, yung isang kamay mo gumagawa din dapat. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng yung dalawang kamay mo, isa lang yung ginagawa. Kailangan dalawa siya. I miss working with Jollibee.
I tried to apply pero hindi ko din tinuloy, though meron na silang offer. Hindi ko tinuloy kasi ano eh, parang gusto ko pang hanapin yung sarili ko sa ibang field. Sa mga nag-aim na makapag-aral sa college or gusto makapagtrabaho pero wala, ay gusto makapag-aral pero wala namang panggastos or wala namang pang-aral, pwede ka mag-working student or may part-time job sa McDo, Jollibee na ko. Sobrang ganda ng experience, sobrang ganda ng magiging background mo. So ayun guys, hanggang dito na lamang po. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload the new videos. So ayan, sobrang na-enjoy ko siya and I'm sure na uulitin ko ulit itong dalawang to. Highly recommended din talaga siya at may ko-compare natin siya sa mga coffee shop or sa mga milk tea shop na nabibilhan natin kasi halos magkasing lasa lang din sila. Halos same na same lang yung lasa. Yung mga nabibili natin na medyo mahal, 95 pesos to 100 pesos to 100 plus, ganun na ganun din yung lasa niya pero ito mas pinamura. Syempre Jollibee yan. Bukod sa mura, talagang quality products din naman sila. So ayan, before we end this video, gusto ko sanang mag-thank you sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng nag-subscribe na, sa lahat ng mga nagla-like sa aking videos. Thank you so much guys, sobrang na-appreciate ko yon. And now, mag-shoutout tayo sa mga taong nag-comment, sa mga taong palaging sumusubaybay at palaging nanonood sa atin. Thank you so much. Shoutout na tayo, okay? Dami ng thank you. So ayan, thank you so much kay Beatrice Eugenio. Thank you so much kay Joy Mendez. Thank you so much kay Jing Torre. Thank you so much kay Kate Ardams. Kay Pamela Espinola. Thank you so much, Jessamy Tutor. Thank you so much, Anne Margaret Mendez from Japan. Yan, nakarating na tayo ng Japan. Ako na lang yung hindi nakakapunta, Diyos Marioso. Pero thank you so much sa mga taga Japan. Hello dyan. Hello, hello, hello. Thank you so much, Mark Ravina TV. So meron din pong vlog itong aking classmate na si Ravina. So mag-subscribe na rin kayo sa kanya. Thank you so much, Shanara Loro, sa aking best friend. Thank you so much, Miracle Gule, na nakapansin sa aking sinabing tomato corner instead na potato corner. Hello. Sorry, tao lang, nagkakamali. And most especially sa aking team sana si Kuya Monchit or Ram Cortez Vlogs. Yan. Si Kuya Ram or si Kuya Monchit ay pinsan ko and siya ngayon ay nasa Canada. Si Kuya Monchit at yung kanyang partner si Kuya Eric, meron po silang vlog. So ilalagay natin dito yung kanilang YouTube channel nang sa ganun makapag-subscribe kayo sa kanila. And I'm really sure na mag-enjoy kayo sa mga videos na ina-upload nila dahil meron silang cooking, meron silang game, meron din si mukbang, meron silang mga kung ano-ano activities na ginagawa dun sa Canada. So I hope na mabisita niyo rin yung kanilang YouTube channel. So ayun lang guys, for now ito na muna. And kung meron pang mga gustong magpa-shoutout, just comment down below para ma-shoutout natin yan sa next video. So thank you so much guys. And kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload the new videos. I love my new setup. Tignan niyo, nakita niyo naman, di ba, may light sa likod. Ayun yung ring light ko, ginawa ko siyang backlight. Tapos itong red, ito din dati ko pang ginagamit. So I hope na makita-kita tayo sa susunod na video. Thank you so much guys. Stay safe. Bye. God bless.